Oh, nandito tayo sa bahay ng champion ng MacArthur, si Idol Roy Dilla. Mga kalapatids, ito yung trophy ni Idol Roy Dilla, yung champion ng PHA at first overall champion. Well, laki. First overall champion. Champion na MacArthur Leyte. National race. Ayan, nakakaingit yung trophy ni Idol. Laki yun. Ayan, dala-dala ni Idol. Yung kanyang trophy. So, lalaki nga yung muscle ni Idol dito. Mga kalapatids, bago na nga yung look ni Idol Roy Dilla. Ayan, atas ng ano, MacArthur. Napagawa niya yung look niya. Ganda, pinataasan niya. Cock at saka hen, ang stock bird. Tapos sa taas, ito yung flyer. Ito pala palatandaan ng ibon ni boss. Itong bundok na to. Tumaas nga yung loop. Ito yung ano, trapdoor. So hindi nga to naglalaro ng north, si boss Idol. Kasi pagkatag-ulan, hindi na ako makikita rito yung location ko. Kaya lugi-lugi. Ito, mga bagong hiwalay. Bagong tuturuan. So dyan nga sumasakit yung ulo ko pagka nagtuturo. So paano ano, diskarte mo sa pagtuturo, boss? Bali, doon sa ano ko, patanawin muna, mga 2 weeks. Ganun lang. Tapos sasarado ko yung pinakapasukan. 2 weeks sila doon, wala pa sa loob ng ano, ng flyer loop. Doon na sa patanawan. Oh, dito lang? Oo. After 2 weeks, tatanggalin ko yung takip nung sa super trap. Oh. Tapos gagawin ko, pagka magpapatuka ako, may tatawagin ko yung mga ibon. Ganun ang ginagawa ko. Ibig sabihin, 2 weeks? Yan lang. Wala, hindi sila papasok sa wala, loob wala. Ng ano? Oh. Ah, babad talaga, oh. Totally babad. Ulan yung arawin sila. Ah, ganun. Oh, yun ang ginagawa kong style. So, ang lupit ng style ni ano ni Idol. 2 weeks yung ibon sa ano. Dito nga sa kanyang tanawan, ayan o. Sa kanyang viewing, 2 weeks. O dyan nakakain, dyan nainom yung mga ibon, maulanan, maarawan yung mga inakay. So ganyan ang style ng pagtuturo. Tapos pag 2 weeks na, bubuksan ko na yung sa super trap. Tapos pagka magpapatuka ko sa loob, tatawagin ko. Pero may patuka pa rin sila doon. Sasahayaan ko na sila na maghusang pumasok. Isang linggo uli. Labas-pasok doon sa super trap. After nang nakakalabas-pasok na sila sa super trap, bubuksan ko naman yung pinto. Yun, yung pintong yun, yung maliit. Isang linggo uli, nakabukas yan. Kaya ako naman silang umakyat, baba. After nun, bubuksan ko na to, yung landing board ko. So after 2 weeks uli, nalabas-pasok na sila ron. Yan, bubuksan ko na to, tanghaling tapas. At tuwing tanghali ka na gano? Kailangan busog sila. Saka kung bubuksan, hayaan ko na sila dyan. Hanggang tapos sa hanggang lumipad-lipad, eh, hayaan ko na. Tapos pagka medyo, ano na, tumatag na, sasarado ko na yun, yung pinto. Oh, ganun ang pagtuturo. So, dire-diretso na yun, pagka napakawala na dyan? Dire-diretso na sila. Hindi na ako kukulungin yan, hindi na babartuli na. Basta yun na. Bagay, isang buwan silang ano. Halos isang buwan. Kasi kailangan yung familiarization sa paligid eh. Una-una, marami rin kasi nagpapalipad. Bali, anong edad ng mga inakay bago mo talaga pakawalan sila sa labas? Mga ano na yun, almost 1.5. 1.5 months? Oo. Yun ang ano yun. Talagang medyo malinaw na yung ano nila, mata. So ano na rin yun, siguro bagsak na rin yung ano, yung pang-sampung ano, primary. Ano? Yun ang ano. Pinagugulan ko sila kasi pagka masyadong bata, pagka lumipad, sumabay, nailalayo eh. Isa wala ano? Oo. Hindi kayong gumulang dito sa tanawan, kahit na nalayo siya, at least kahit pa paano may tiis sa lipad eh. May gulang na eh. Nawala man ng mga ilang araw, nakaka-uwi ano? Nakaka-uwi. Mga 3 days, 4 days yan. Pagka nawala, babalik. Pero pag mga 5 days na, huwag mo na asahan. Nahuli na? Nahuli na yun. Or either na disgrasya. Naghanap na ng pagkain kasi yung gano'n yun. Yun lang ano. Ayan, nakakuha tayo ng tip sa pagtuturo ng mga inakay kay Idol Roy Dilla. Ito dating, bagong breeder daw ni Idol Roy Dilla. Ano lahi niya, boss? Juanito Ting.
Bandimblok tsaka Roto. Yung Bengko Bandimblok. Tapos winner din yata yung ibon. Winner, yun. Winner to. Kaya ito yung ano ni Kenoli. So, ang ganda nga nitong ibon na to, mga kalapatis, nahipo ko. Ipo back all. So, ang lulupit ng ibon dito, mga winner. Kaya ang galing ng mga ibon niya. So, pero ang pinakamaganda dito sa ibon na to, eh, yung mata, napansin ko. Papakita ko sa inyo yung mata, mga kalapatis. Ayan. Breeder eye na breeder eye, oh. Ayan o, ganda! So kaya ano yan? Tingin ko, producer yung ibon na yan. Ito, inbreed Bandimblok din. Line din ng ibon ni Melto. Yung nakuha ko sa Pasig. So dahil nga mga kalapatids, yung nanay nung MacArthur niya ay namatay. Nagbigti. Kaya ano, kay Idol Mel, Galotera, no, sinuli niya ano. Kaya kumuha siya ng ano, ng panibago, na lahi din nun. Mas mataas ang dugo. So, mas mataas daw yung dugo nito. Ayan, swerte talaga ni boss, oh. Ang ganda nung ano, nung pumalit. Malamang, mauulit niya yung MacArthur. Ayan, papakita ko yung mata, mga kalapatids, ah. Napansin natin din sa mga ibo niya na producer na Bandimblok ay puro pearl eye. Ito yung tatay ng MacArthur champion niya. Ito yung anak niyan, si Super Roya. Ito nga yung ano, MacArthur winner. So, clock lahat ng lap. Naga, Donsol, Bulan, Kalbayog, Tacloban, Kinlakan ng ibon na to. Tapos, first place sa MacArthur. So, ito nga yung kapatid, Sister Royan. Nakatop lang ng Tacloban, pero umuwi pa rin. So, meron din silang isang kapatid pa na ano, complete clocking hanggang Tacloban. Nawala lang nung kinarga sa San Francisco. So, yun ang lahi ni ano, nila Super Roya. Tapos, ito yung tatay nila. Kakaiba yung mata nito, mga kalapatids. Papakita ko sa inyo, ha. Itong side na to, kulay orange. Ayun. Ayan, oh. Bull eye. Parang matandalag yung kabila. Kaya nga ako napunta dito, mga kalapatids, para kunin ko yung pinareserve ko sa kanya. Nalahe ng MacArthur winner. Bali pa mang dito ng MacArthur winner. Ayan, oh. Ayan, ayan. So ayan, kukunin ko yan mga kalapatids. Binili natin kay Idol Roy Dilla. So ang nanay nga niya, ito si Super Royan. Nanay nung kukunin kong ano, nung inakay. Dahil nga ito si Super Roya, yung mismong MacArthur winner, eh nabili na. Ng 450,000. Pinakamalupit na ibon to. Naka-reserve nga ako dito dati, bigla nabili. Kaya dito na lang ako bumili sa anak nito, sa kapatid. So ito sila ngayon. Ito yung kukunin ko. Bali, sino yung tatay niyan, boss? Yun yung Chuhin. Chuhin ni MacArthur, champion. Bali, line breed yan, anak. Oo, line breed. Ang tatay niyan, bali yung kalahati ng tatay niyan, si ano, yung ninuno niya, si 6 overall. Oh, nang sa MMFC. Anim lang sila nagpa-uwi nun. Yun ang lahi niya. Tapos, ang pamangkin naman, nung Chuhin ito, yun naman si Solo San Francisco na nilipad ni Tommy Villanueva sa PFC. Puro long distance. Yes. Tapos, sumunod na taon, nag-repeat kami, biyak yung dibdib nung Katbalogan, ni-recover, inilipad ng San Francisco, late lang siya ng isang oras, cut off, pero umuwi din. Kaya yung lahi talaga nito, ni 6 overall at saka nito, talagang pang long distance. So yun. Kaya nga tayo kumuha ng mga lahi dito kay Idol Roy Dilla, pang infuse sa ating mga Arthur line. Paano yung mga gustong ano, bumili ng mga lahi niyan, boss? Paano ka kukontakin? Pag ano, i-PM na lang ako, hindi. I-pasyal na lang sila para makita nila mismo yung ibon na gusto nila makuha o i-bring. Si Idol Roy Dilla na lang, tanongin nyo kung magkano. Ito naman si Idol eh, hindi mahirap kausap. Kung mga pang-infuse nga yung gusto nyo, i-infuse nyo doon sa mga ibon nyo, dito kayo pumunta. Dahil magagaling yung ibon niya. Siya nga yung latest na MacArthur champion. So sa breeding, Idol Roy Dilla, ano yung sikreto mo?
yung bisikleto ko, yan, na siyempre, sinasabi nga, pagka yung mag-bibrit ng ano, gusto mo magandang ibon, kumukuha ko, siyempre, sa mga winner, or yung mga lahi na pinanggalingan nila, na winner. Kumbaga sana, hindi na tayo lalayo eh. Yun ang ginagawa ko, sikreto sa breeding na lang. Tapos pagka winner, sila, magkakamag-anak, ikot na lang. Tapos pagka may bago, na medyo malapot yung dugo, infuse-infuse lang tayo. Hindi ko na inilalayo. Magpapares ka ng ano, ng parehas na high sign sa breeding? Sa akin, ay style ko ah, yung strategy ko sa high sign nung ibon. Hindi ako nagpapares ng magkaparehas na kulay ng mata. Ginagawa ko magkaiba. Kunyari, pearl eye ka, ito naman ay medyo red eye yung ano ng ibon mo, yung ganun. Pero hindi parehong pearl eye o parehong red eye ano, o orange eye na ibon. Kapag siya ano, nilalayo yung eye sign. So basta magkaiba ng ano, kulay ng mata? Oo, magkaiba. Pero wala kang particular na paborito na kulay ng mata sa kalapati? Sa akin, nagbibisa ko talaga, number one talaga sa pearl eye. Ah, mas gusto mo pearl eye? Kaya karamihan niya, puro pearl eye. Bago isalang yung mga ibon, may ano yung ginagawa mo sa kanila? Ang ginagawa ko, bago isalang, yan. 1 month preparation yan, di ba? Ayan, purga, flushing. Yung mga ina-apply natin sa pang-araw-araw na ano sa ibon, hanggang sa makondisyon natin yung ibon yan. Tapos yung patoka. Saka yung mga mineral, kailangan importante. Sa afternoon, siyempre, bago mo yun ako, ginagawa ko, bago isalang, yung pinaliliguan ko. Ang pinampapaligo ko, ang ginagawa ko, may bili ako malatayon. Ayun talaga. Yung isang cup nun sa isang balde, nahalo ako ng shampoo. Para yung balahibo niya, after 3 days, 2 days, makikita mo kulbos yun. So dito nga tayo nagtatanong mga kalapatids, kasi nga, siya yung breeder ng MacArthur Winner. So napakalakas na ibon nun. So syempre, tatanungin natin kung paano niya ibinreed yung ibon na yun. So eto yung pinanalo ng mga ano-ano, yung ibon niya. So bukod sa complete clocking, Naga, Donsol, Bulan, Kalbayag, Tacloban, tapos MacArthur Champion. MacArthur. Ano? Pooling. 500. Pooling, 1,000. Complete clocking, Naga, Tacloban. So lahat ng pooling, hinakot yung ibon na to. Hindi namin isinama dyan yung Survivor Champion siya. So meron pang hindi na isama. Survivor Champion niya. Baga, hinakot lahat nitong ibon na to. Dalawa sila, yung magkapatid niya, hinawala ng ano, San Francisco. So, milyon ang inakyat na pera nitong ibon na to. Bukod sa milyon, nabili pa siya ng 450,000. So, ganyang kalupit ang ibon na to. Si Super Roya, ni Idol Roy Dilla. Ito nga yung mga ibon na kukunin ko dito, mga kalapatids. Hindi ko pala kukunin, bibilin ko. Ayan, mga ano, lahi nito, Sister Royan, kapatid dito, si Super Royan, bali pamangkin to, nung MacArthur Champion, ito, itong dalawang binili ko, kay Idol Roy Dilla. Ayan, napakaganda mga ibon, mga kalapatids. So, maraming salamat, Idol Roy Dilla, at pinahagihan mo ako ng lahi mo. Ayan, lalagay na ni Boss, Idol, sa kahon, yung binili kong ibon sa kanya. Yun, dalawa yung kinuha natin, nice mate mga kalapatids. Maraming salamat, Idol Roy Dilla.